Halaga, sabi niya may utang daw ako. My goodness. 25,000 pesos. Sinisingil niya ako kahit wala ako utang. Hala. Himala. Diyos ko, Lord. Ako po yung nagpapautang. Tapos ako yung sinisingil. Ano yun? Himala. Na magbibigay ako ng 25K sa kanya. Sinisingil ako. Pinagpupost ako sa Facebook. My God! Aba, napakaswerte naman kung magbabayad ako sa na di ko utang, di ba? Diyos ko, ako po yung nagpapautang. Hindi sa nagyayabang ako. Pero paano ako nagkaroon ng utang? Pinost ako sa Facebook, sabi niya. Joel Maldita, Joel Mondejar, pakibayaran mo yung utang mo. Ha? Nabigla ako. Sabi ko, ba? May utang ba ako? My God. Paano nangyari? Ganito kasi yun, guys. Ang kaibigan ko, nagpabook ng plane ticket. So ako naman si Tanga, nagbigay ako ng customer niya. So syempre, siyang nagpapabook ng ticket. Eh ang customer naghanap sa akin. At ako, binigay ko sa kanya. So sila nag-usap. Tapos ginigit niya dahil daw sa akin. OMG! Ako ba dapat ang magbabayad sa utang ng customer na binigay ko sa kanya? 25K daw. Ako daw dapat magbabayad. Hello? Tapos ang dami na niyang sinasabi sa akin. Ganito, ganyan. Hindi. Bakit? Nung nandun ako sa Pinas, nagpadala siya ng 3 pares ng sandal. Siningil ko ba siya? Napadala ko lang yung sandal niya papunta dito? Hello? Shout out naman kay Tere sa Milya. Ha? Tapos sasabihin mo sa akin, ipapakulat mo ako? Aba, nag-aantay ako. Kung gusto mo akong ipakulat, gawin mo. Na-screen video ko na rin yung video mo na sabi mo na ipapakulat mo ako. Nagse-second emotion pa ang ina mo. Go! Nag-aantay nga ako eh. Na baka matigok na ako dito eh. Kaya nga, kapag once na may nangyari sa akin na hindi masama, o nagbago man, o baka naging matangos yung pangukong ilong, abay successful yung pagpapakulam mo sa akin. Diba? So yun guys, naglabas lang ako ng sama ng loob ko kasi nga ipapakulam daw ako na kahit hindi ko naman utang yung sinisingil niya sa akin. Tapos sasabihin niya, "Oy, hello, excuse me, may utang ka sa akin, dapat mong bayaran." Sabi ko, asaan? Asaan ang listahan? Diba, wala? Wala siyang may magkita. Kasi nga, wala naman akong utang sa kanya. Tapos pinapalabas niya na ganito daw, perfume. "Hoy, hello, ako yung runner mo noon, Tere, noon nandito ka. Ako yung nagde-deliver sa paninda mo. May binigay ka ba?" "Oo." "Ang sabi mo kasi sa akin, kapag na-deliver ko lahat at nakapagtinda tayo ng ganung halaga, magbibigay ka ng cellphone. At iyon ay tinanggap ko, utang na loob ko yun sa'yo at hindi yung utang na 25K. Iba yung utang sa kaibigan na nagpabook sa'yo at iba yung bigay sa akin." Tandaan mo yan. "Aba, nag-ano ka pa na ipaparapitul po mo ako? My God, sige, haharapin kita." O, ito nga guys, sunog na yung niluluto. High blood kasi ako. Sino namang hindi mga high blood, di ba? Sisingilin ka lang, hindi mo utang, tapos ipagpupos ka niya sa Facebook. Aboy, ang gara. Ang gara naman ni Tire, magkakapera sa akin. Di man lang niya sabihin, "Oy, Sunday, malapit na akong mamatay. Baka may iaabuloy ka dyan." Pwede pa siguro yung ganun. Ako, Tire, huwag mo akong gamitin. Tapos may papost-post ka pa sa Facebook. Di mo ba alam yun na mas mabigat yung kaso mo sa pag-post mo sa akin? Nakaka-high blood, nakaka-depress, di ba? Pero tingnan natin kung sino yung madidepress sa ating dalawa. Ako ba na pinost mo o ikaw na nag-post? Pinost mo ako na without knowing na may utang ako sa'yo. Oh my God, 25K sinisingil mo sa akin na hindi ko naman utang. Diyos ko.
Siguro kapag utang ko pa, babayaran ko. Ako nga mismo nagpapautang, never ako nag-post nang hindi nakabayad sa akin. Never. Nagpo-post man ako, nagre-remind lang ako. Sabi ko, mga tubo nyo, mga interest nyo. Kung gusto niya nang ibalik yung pera ko, pakibalik on time, kahit nga hindi na tumubo. Hala, ang pautang ko, Tere, 3 years na, 3 years sa isang tao. Hindi siya nakatubo. Wala silang narinig sa akin. Kahit tanungin mo pa mga pautang ko, sabi ko, ibalik nyo na lang ang pera ko. Tapos. So, ayun guys, luto ulit tayo ng kamatis. While nagbubunga nga dito about sa utang. Nakakasakit lang ng loob ba? Kasi nga, alam mo sa sarili mo na wala kang utang sa tao. Kasi nga, ako mismo yung inuutangan ng tao. Hindi sa nagyayabang talaga ako, promise. Pero masakit sa loob ko kasi sabi niya, nag-live show siya, tapos mention niya yung pangalan ko na may utang daw ako sa kanya na 25,000 pesos. So ayun, to make it na clear yung pangalan ko, so gumawa rin ako ng video. So, hi Tere! No? Una sa lahat, wala akong utang sa'yo. Pangalawa, wala kang maipapakitang listahan kasi nga wala akong inutang sa'yo at wala akong atraso sa'yo. Supposed to be, ikaw yung may atraso sa akin at never ko pa narinig na nag-thank you ka kasi dinala ko yung sandal mo na galing Pinas papunta dito, 3 piraso. May narinig ba ako? Nilibre mo ba ako? Kahit drinks lang? Hindi. No? Tapos ginigit mo na yung utang ng kaibigan ko na nagpabook sa'yo at hindi nakabayad ng plane ticket at ako yung ginigit mong sinisigil. Aba, ang swerte naman ng kaibigan ko at ako yung magbabayad ng plane ticket niya. Diba? So, ayun. Tapos, nakiusap naman pala sa'yo araw-araw yung kaibigan ko na, oy Tere, pasensya kasi hindi ako nakabalik ng Hong Kong. Hindi mo naintindihan yun. Ako naintindihan ko. Yung kaibigan ko, may utang din siya sa akin. Never ko siya siningil. Siningil ko siya because of you. Kasi pinahiya mo ako. So, ayun. Siningil ko siya. Sabi ko, ate, ayusin mo yung utang mo. Sabi ko, yung utang mo sa akin, ate, sabi ko, huwag mo munang bayaran. Yun muna ang unahin mo. See? Yun. Ganun ako. Magto-2 years na yung utang ni ate sa akin. I think 2 years na. Magto-2 years na. Pero, hinayaan ko lang siya kasi alam kong nasa Pinas siya. Ikaw, na kuda ng kuda, alam kong nasa Pinas ka rin. Pero intindihin mo rin yung tao. Yung tao na lockdown sa Pinas, hindi siya nakabalik ng Hong Kong. Yung tao na matayan, naiintindihan ko. Yung pakiramdam ng nawalan, nawalan ng trabaho, nawalan pa ng pamilya. Kung naiintindihan mo, Tere, yung gusto namin na sana makapag-antay ka, na makapagbayad si ate sa'yo ng 25K, na supposed to be, ako yung sinisingil mo. Hello, syempre, tao ako, kaibigan kita dati, di ba? Hindi ako plastic, binigyan kita ng customer, kaso ang customer na yun pumalpak, kasi nga sa daming problema na sumabay sa kanya. Pero sana naman, Tere, naiintindihan mo. Nang gaya ng pag-iintindi ko sa kanya, na hindi ko siningil yung utang na. Diba? Pinagbigyan ko siya. Sabi ko, ate, okay lang na hindi ka makabayad sa akin. Pero makipag-usap ka kay Tere. Hindi pa ba sapat yun? Sa'yo, Tere, na nakipag-usap sa'yo yung tao? Tapos ipupos mo ako na ako ay walang utang sa'yo. Customer mo yun. Ibinigay ko nga, oo, ako, may kasalanan ako kasi nagbigay ako ng maling customer mo. Kaso nga lang si customer may problema na hindi mo maintindihan kasi hindi ikaw yung pinangyarihan. Diba ang sakit sa loob yun, Tere? Tapos pinahiya mo ako? Pinost mo ako sa Facebook? Sina-shoutout mo ako na magbabayad na ako. Tapos sabi ko, hinihingi ko yung resibo. Wala ka man lang may pakita sa akin na nakapangalan sa akin yung plane ticket man or anumang utang ko sa'yo na ginigiit mo.
Basta, asahan mo yung idedemanda ko sa'yo pag-uwi ko ng Pinas. Yun lang. Good luck sa'yo, Tere. Maliman ang iyong binanggang tao, pero huwag ako. Tandaan mo yan.